may banggahan doon. Tingnan mo yun. Nagbanggaan sila. Tingnan nyo kung paano nila ayusin ang mga banggahan dito. May nagbanggahan doon. 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 O tingnan mo, yung banggahan doon. Mabait ang mga tao dito. Tingnan mo. Nagbanggahan sila. Inayos lang nila yung mga motor nila. Hindi sila nag-away, hindi sila nagsagutan. Maayos sila. May galang sila sa isa't isa. At inalalayan nila ang bawat isa. Ayun. Pag sa atin yan, sagutan, sampala na yan, suntokan na yan. Yung iba pang barilan na eh. Iniwan nila yung mga motor nila sa tabi ng kalsada. Hi, good morning. This is Chita the Explorer, Taiwan. Ngayong umaga, habang nandito ako sa pwesto ko, pansitan, may narinig akong naggundulan. Ayun, tama yung hinala ko. Mga estudyante na naman. Itong mga estudyante na to, risky talaga. Kung minsan, sa sobrang galing nilang mag-drive, overconfident ata, naghaharurutan, or yung sino ang mauna, nasisingit, ay sino ang mauuna, lalayas, ayun, lagi na lang nag-overtaken, iyan din kasi ang problema dito. Ngunit, ang ina-appreciate ko, na talagang ibang-iba talaga dito rin sa disiplina, ng aariglo or pag-aasikaso sa mga aksidente na ganito. May hinahon sila, walang imikan or magsurihan sila na ipinapakita nila ang kasalanan ng bawat isa or sinasabi na nila na makikita mo na sa kanila kung sino ang may sala at sino ang hindi. Hindi gaya sa atin na magtuturuan pa sila. Ikaw kasi, ganito. Ganito rin dito, kailangang mahinahon ang pagsabi. At talagang makikinig yung isa habang nagsasalita yung isa. Hindi nagsisigawan na mamaya magsuntukan na, magsampalan na, or magsaksakan na nga eh, magparilan na. Ganyan sa atin. Ngunit dito, walang ganyan. Ang maganda dito na laging nangyayari, at na-experience ko na rin, yung nakabangga sa'yo, alam na alam niya na siyang may sala. Alam mo yan, yuyo ko dyan sa harap mo, magsabi, sorry, sasabihin niya sa Chinese, sorry, dadalhin kita sa hospital, magkano ibibigay ko sa'yo, sabihin mo agad ng ganyan. Okay ka lang ba? Anong nasukat sa'yo? Ganyan agad. Tatawag agad siya ng ambulance and police. Ayun, ito ang maganda na katangian na ugali ng mga Taiwanese na hinahangaan ko sobra. Yung disiplina nila sa kalsada na kung minsan may mga pulso rin sila na gaya sa atin. Ngunit kung sa atin ay 100, halimbawa 90%, sa kanila is 30 to 40 lang. Yun, hanggang doon. At ang maganda dito, naaariglo nila agad ang problema. Ayun yun. Hindi gaya sa atin na, ay, lalo na pagpatayan. Wala kang makukuha kung ikaw pa ang nabangga. Kung wala kang power, kung wala kang kakilala na may pera, madunong, or may impluensya sa gobyerno, ikaw pang makukulong. Patay ka na nga, kulong ka pa. At saka madismiss, wala lang. E dito, hindi ganon. Talagang, kung anong sala mo, bayaran mo. Yun ang maganda dito. Ayan. Yung dalawang estudyante na nagbanggahan, maayos ang trato nila sa isa't isa. Nagtulungan silang inangat yung mga motor nila. Tahimik, mahinahon, wala kang marinig na salita ng kahit sino sa kanila. At may tumulong sa kanila na guard. And
siya yung nag-traffic na nag-manipulate, ano ba to? Nag-maintain sa traffic. And hinihintay na nila ngayon yung police na aayos sa kanila. Okay. Mamaya pa yan. Matagal pa yan. Hanggang hapon na yan. Kasi, titignan nila yung sira ng bawat isa at kung sino ang may nagasgasan. Okay. This is Cheetah the Explorer. Please like, comment, and subscribe to my channel. I am exploring every day, every hour, every moment, every second. At ipapamahagi ko sa inyo kung ano ang mga nakikita ko sa araw-araw na mahahalaga na kailangang malaman at matutunan. Okay, this is it. Think positive, feel positive, para hindi tayo ma-bored. Alam mo na, ang hirap ng ma-stress. Sa lahat ng gawain natin, kailangan masaya tayo. Okay, bye! Cheetah the Explorer!